Isinusulong ng DOH o ng Department of Health ang healthy lifestyle para sa mga Pilipino. Bukod sa tamang pagkain, pag-iwas sa sigarilyo at alak, bakit hindi raw subukang mag-zumba? May report si Dano Tingkungko. Kung dati Gangnam Style kontra paputok, ngayon Zumba naman ang bagong tema ng kampanya ng DOH na Pilipinas Go for Health, bawas timbang through Zumba Fitness. Si DOH Assistant Secretary Eric Tayag kasama ang mga opisyal ng PUP, game na game sa pagturo ng basic Zumba steps sa mga estudyante, faculty at empleyado ng universidad. At nang simula ng routine, nagmistulang isang malaking Zumba class ang PUP gym. Pero siyempre, hindi tumigil sa Zumba ang sayawan. Nagpa-unlock din si Tayag ng sayaw mula sa kantang Gentleman ni Sai. Ayon kay Tayag, isa raw sa pinaka-epektibong paraan ng pagturo at pagsayaw ng Zumba. Ika nga, dancing the talk, para mailapit sa publiko ang importansya ng isang healthy lifestyle. Nakatuon ang kampanya ng DOH sa apat na risk factor ng mga Pilipino sa pagdevelop ng mga non-communicable o lifestyle-related illness. Ang paninigarilyo, maling pagkain, kakulangan sa ehersisyo, at labis na pag-inom ng alak. Pinaalalahanan din ang DOH para mabawasan ang risk ng atake sa puso at iba pang kaugnay na sakit. Kailangan mas maliit sa 35 inches ang sukat ng bewang sa mga lalaki at mas maliit sa 32 inches naman para sa mga babae. Bukod sa pagkain ng tama, isang magandang paraan para ma-achieve yan ay sa pamagitan ng ehersisyo. May evidence yung changes sa ating puso, cardiovascular system, it starts between the ages of 2 years and 13 years. This will actually motivate the young people that it's easy, it's not expensive, and it's infectious. Check namin sila kung sila ay tuloy-tuloy na nag-exercise. Dano Tingkungko, GMA News.